Good morning everyone, this is Steve Hansel and this is my vlog for this morning. Sishare ko lang po sa inyo sa mga bagong riders at nagbabalak bumili ng bagong motor. So guys, bigyan po kayo ng tip kung paano pumili ng motor with regard dun sa kung mataas ba yung manibela niya or mababa. Okay. So, dito po, makikita nyo, meron tayong dalawang motor dito. One is a Raider 150 sports type motorcycle. And dun po sa harap, we have a Cape Motorstar 400cc, big bike. Okay, so ganito po yan. Kung makikita nyo po, pantay po yung gulong nila, okay? So, yan, all the way dun, dire-diretso. Pantay po yan. So level po sila. Okay? Yan po yan. Please take note po itong marker na to or line. Hanggang doon sa dulo yan. Kung mapapansin nyo, yung handlebar ni Raider, hindi siya lalagpas dito. Okay? Sundan po natin. Kung mapapansin nyo, si Cafe 400. Nandito yung kanyang handlebar. Sa taas ng line. Sabihin na natin kung medyo straight pa siya. Mga banda rito siguro. So mayroong difference po yan. Yan po si Raider. Okay. Sa baba. Si Cafe 400. Teka, usray natin yung usog. Okay, more or less siguro nandito siya. So, bakit ko po nabanggit ito? Ganito po kasi yan. Kapag sports bike type motorcycle na sinakyan ninyo, tulad ng Raider 150, when you say sports bike type, bali, nakasubsubo yan. Yung riding position mo is sporty, so, ang tama ng yung kamay mo pagod dahil ang weight ng katawan mo, yung upper arm, ay nandito sa wrist mo. Okay? Tapos yung body mo naka forward position. Okay? So when you say forward position, nakasakay ka sa Raider, yung imbis na kaupo kang diretso, slightly nakaganyan yung ka pa-forward nga. So, yung weight ng body mo, pa ganun. Papunta sa harapan. Kaya yung kamay mo pagod dito. Ito po yun. Kaya nga po makikita nyo, meron dito siyang handle grip na merong goma. Para makatulong sa yung bumps. Hindi ko ma-absorb sa wrist ko yung lubak. Okay? Ngayon po dito, when you say standard bike, tulad po ng mga TMX, Kawasaki Parako, yung mga usual na yung underbone type na tulad ng Wave 125, Sniper 150, ano po yan, standard riding position. When you say standard riding position, yung upo nyo, with respect sa bike, nakataas. So relax kayo. Ngayon yung kamay nyo, nakapatong lang na ganun. Ang angulo niya is like this. Pag sport bike, medyo nakaganon, nakataas. Okay? Nakababa. Kaya pag nakaupo ka, relaxed ka. Hindi ka mapapagod. Kasi nga yung handlebar mo is mataas. Pero pagka sport bike position, mababa. Okay, so yun. Yun po ang difference niyan. Teka, ikot po tayo. Okay. Kung ang angulo natin is papunta dito. Nakikita niyo po yan. Ayun ang handlebars nila. Balik po tayo. Skip ang parking. So kung pipili po kayo, gusto nyo ng sport bike type na sporty ang takbo, yung position mo.
go for sport bike like Raider 150, Honda RS125, RS150 ng Honda. Ano pa ba? Mapapansin niya, mababa yung handlebar to. Kasi sa underbone, like Sniper 150, nandito banda yung handlebar niya. Mataas. So kung di naman issue sa'yo yung nakasubsub ka, sporty position, pwede to. Pero kung bago ka rider, tapos gusto mo hindi ka napapagod sa biyahe, long rides, sa traffic, it is best to go for standard type bike, yung mataas yung handlebar. Katulad ng Motorstar 400. Or similar bikes like Sniper 150. Yung bago ng Honda na yung 150 nila. Okay. At sa Suzuki, like mga Suzuki, Smash. Yung mga ganun type na motorcycle na mataas ang handlebar. So, pag pumili po kayo, ang gawin po ninyo is to go to your local shop, motorcycle shop, and pumili kayo ng magandang bike. Compare nyo po yung bike na mababa, like a Raider 150, and another bike like Sniper 150 siguro. Compare nyo yung handlebar position, upuan nyo, tapos pakiramdaman nyo. Kasi when you pili tuloy, kapag namili ka ng bike, gagamitin po mo to for the long term. So, make sure komportable ka. Kung talagang sporty ka, go for a sporty bike like Raider 150. Di bali nakasubsob, pero ang ganda ng takbo eh. Okay? Pero kung problem mo is yung back mo, napapagod, nangangawit, pati kamay mo, so go for a standard bike para hindi ka pagod sa long drives. So ako, personally, ang experience ko, Raider 150, grabe, masakit sa wrist. Nakasubsob eh. So, ba't meron ako Raider? Ay, masarap, maganda yung takbo. Grabe ang makina. Lupit niya. Lupit na makbo. Other than that, pag traffic, grabe ngawit, sakit sa kamay. Kasi lagi kang gumagano'n eh. Nakasubsob. This one, super relaxed. Taas na manibela. Yung kamay mo nakapatong lang na ganun. Ganun-ganun ka lang. Wala masyadong puwersa. Plus, yung tanke nakakatulong. Kasi pag sa traffic, iipit mo yung legs mo rito in between the tank. Pwede mo siya i-guide. Ganun-ganun ka. Okay? So, yun po. That's it. When buying your new bike po para sa GCQ, ang gawin nyo lang po is to make sure na komportable kayo sa pagbili nyo ng bike nyo. Na hindi kayo napapagod. Na hindi kayo mahirapan sa biyahe. Remember guys, sub-sub type. And yung standard riding position type, relaxed type, yung nakaupo ka lang. So sana makatulong po sa inyo guys. Stay safe. And ride safe.